tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Si Olga na pinagsisilusan mo, na nasa loob ng shop ko. Eh, wala yun. Tauhan ko lang yun. Anong tauhan mo? Huwag mong sabihin sekretarya mo yun o kay Kahera. Eh, repair woman ko yun. Ano ka ba? Repair woman? Oo. Hindi ba ikaw itong nagsabi sa akin na kukuha ako ng tauhan ko? Oh, yun na yun. Babae, repair woman! Bakit? Anong akala mo sa kakayahan ni Olga? Pagdating sa pag-repair ng cellphone. Mas maraming madadaig na kalakihan yun sa pag-repair ng cellphone. Baka akala mo. Oh, tulad ng sinabi ko sa'yo noon. Bukod sa upa ng apartment, ako na rin ang magbabayad ng tubig at kuryente. Para wala kang masabi. Wala naman akong sinasabi, ha? Anong wala? Lagi mo na lamang pinamumuka sa akin, eh. May kayong mas maraming pera. Na ikaw ang mas malaki ang naiaambag sa bahay na ito. Ano bang palagay mo sa akin, Marhen? Hindi ko nababasa kung ngayon ang iniisip mo. Talagang hindi mo nababasa ang nasa isip ko. Dahil hindi ka Diyos. Pangalawa, kung yung iniisip mo palagi, nagkakamali ka. Kunwari ka pa. Ipinagmamayabang mo nga na ikaw mas maraming pera kaysa sa akin, eh. Ano ka ba? Bakit ba ganyan ka kung magsalita? Gumagawa ka lang yata ng dahilan, eh. Para mag-away tayo. Para doon ka na lang sa babaeng nakita ko sa pwesto mo. Ako pa ngayon ang binabaliktad mo. Eh kung gusto mo, maghiwalay na tayo. Jojo! Kung ganyan lang style mo, maghiwalay na tayo. Wag! Ayoko. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, eh. Kaysa naman lagi kang naghihinala ng walang basihan, eh. Nagsiselos ka. O sige, sige. Pangako. Hindi na ako maghihinala at hindi na ako magsiselos. Huwag mo lang akong iwan. Sige. Palampasin ko ngayon. Importante. Nagsimula ng ganitong away. Magkakaroon ako ng sapat na dahilan para hiwalayan siya. Ganyan. Iyan ang gusto kong mangyari. Oh, anak. Naririto ka pa rin sa balkonahe hanggang ngayon. Hindi ka pa yata kumakain ng hapunan, eh. May iniisip lamang po ako, inay. Eh, si Delia na naman ba? Oh. Ay, nako. Sa buntong hininga mo pa lamang ay hindi mo na maikakaila sa akin. Si Delia na naman ang iniisip mo. Alam mo, anak, hindi naman ako hahadlang kung si Delia ang mapapangasawa mo. Eh, alam ko, noon pa man, ay mahal mo na si Delia. Kaya ligawan mo siya ulit kung gusto mo. May iba na siyang minamahal, inay. Ayoko namang ibagsiksikan ko sa babaeng yun na hindi ako mahal. Eh, bakit hindi mo subukan? Alam mo, noon pa may alam ko nang mahal mo si Delia. Kaya, bakit hindi mo subukan? Walang mawawala sa'yo kung aayawan ka niya pag niligawan mo. Di saka ka humanap ng iba kapag sinabi niyang hindi ka mahal. Eh, may kinakasama na kasi siya. Anak, ano ba sa palagay mo kung bakit hindi pa siya ikinakasal doon sa kinakasama niya? Malay mo, ayaw niya doon dahil hindi niya talaga mahal yung lalaki. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo si Delia habang hindi pa ito nakakasal sa iba. Thank you.
mabuti na lamang at naisipang magpagupit ang asawa ko. Makakaalis ako dito sa bahay nang hindi niya sinisita. At kung sitahin man niya ako, sasabihin ko lang na nag-grocery ako ng paninda namin. Ah, nandito na pala ako sa tapat ng kanilang bahay. Kakatok na ako. Sana nandito rin ang anak ko. Narito pa kaya ang anak ko? Oh, kayo pala. Bakit to? Anong bakit? Hindi mo ba ako mapapasukin bago mo tanungin sa akin ang sadya ko? Eh, nagmamadali ko kasi ako eh. Ito nga't palabas na ako. Kaya binuksan kong pintuan eh. Ang anak ko, nandyan ba? Wala ho. Pumasok na ho siya sa trabaho niya. Kung gusto niyo siyang makausap, bumalik ko dito sa ibang araw. Bakit kasi, hindi niyo sa mahintay na pumunta doon sa inyo eh. Pupunta naman siya doon ah. May sinasabi ka ba? Ah, wala ho. Ang sabi ko ho, maghintay na lamang kayo ng tricycle doon sa dulo dahil wala hong dumadaang tricycle dito. Bakit ba ganyan ang mukha mo? Mula nang dumating ka, hindi na maipintay ang mukha mo. Paano naman kasi? Hindi man lang ako naalok ng manugang mong hilaw na patuloyin sa loob ng bahay. Talayan mo ah, sa pintuan lang kami nag-usap. Samantalang si Delia naman ang mas maraming nagastos kaysa sa kanya. Si Jojo na naman pala ang ipinagpuputok ng butsi mo. Akala ko kung ano na. Ano ka ba? Bali, wala lang ba sa'yo ang pag-uugali ng mokong na yon? Ano ka ba naman, Miling? Para kang laging naninibago eh. Tagal-tagal ang nag-issue yan. Ikaw naman kasi, sinabi sa'yong huwag ka nang pumunta dun. Pumunta ka pa rin. At talagang pinaalis mo pa ako ng bahay bago ka pumunta. O anong napala mo ngayon? O di sama ng loob. Kung noon, halos magmakaawa ako sa anak mo na pakasal na siya sa lalaking yon. Ngayon, hindi na! Ako pa ang unang-unang hahadlang sa pagpapakasal, halimbawang alukin na siya ng kasal ng Jojo na yon. Ang walang hiya, akala mo kung sino? Ano? Oo! Oh, porke siyang nagbabayad ng apartment nila, ayaw na nila akong papuntahin doon. Eh, ikaw na itong nagsabi. Babasok na siya kamo ng trabaho. Kahit pa! Ano ba naman yung balat kayo na pag-alok sa akin na pumasok doon sa bahay? Ay, bakit? Akala ba niya ipapasok ako ng bahay niya gayong wala doon ang anak ko? Oh, siya tama na. Naririyan na yan. Wala na tayong magagawa. Eh, tanggapin man natin o hindi na manugang ang Jojo na yon. Eh, wala na tayong magagawa pa dahil buhay yun ang anak mo. Hahayaan mo kahit sinasaktan na niya ang anak mo? Ay, sa bagay na yan, iba ng usapan kung sinasaktan na niya ang anak ko. Dahil ako na mismo ang makakaharap niya. Ang aga mo yatang lumabas ngayon. Dati-rati, alas 9 pa, nakitang dumaraan dito. Eh, ngayon kasi ang unang araw ko sa construction firm ng daddy ko. Ito nga ho, bibili po ako ng shampoo. Nakalimutan kong bumiling kanina sa grocery. Kayo na ba ang araw na yon? Oo. Carlo, bakit kasi hinayaan mo ang anak ko na mapunta sa iba? Tita Miling, nababaitan kasi ako sa iyo. Kung ako lamang ang masusunod, gusto ko ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Hindi ba't nanligaw ka naman sa kanya doon? Eh, kaso po, may nobyo na ang anak ninyo. Oo nga, pero hindi pa naman sila kasal. Kaya pwedeng-pwede pang ligawan mo ang anak ko. Matutuwa ako kung liligawan mo siya.
Tita Miling. Alam mo, ikaw ang gusto kong maging manugang. Dahil gusto ko nang makakasama ng anak ko ng habang buhay. Yung tunay na magmamahal sa kanya. At hindi lang dahil sa material na naibibigay nito sa kanya. Miss, balikan mo na ito mamayang hapon. O kaya bukas na lang umaga. Jojo, ang tagal mo naman dyan. Halika na dito. Ano ka ba? May kausap akong customer, oh. Tawag ka ng tawag. Bakit ba? Maganda kaya ang babaeng yun. O ngayon, kung maganda. Alam mo, kahit Miss Universe pa ng kagandang babaeng yun, hindi kita ipagpapalit sa kanya. Kahit sa asawa mo? Hindi mo ko ipagpapaliw? Ano ka ba? Ayan ka na naman eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, wala akong asawa. Kaya pwede ko pang pakasalan ng kahit sinong babaeng gusto kong pakasalan. At ikaw yun. Abay, dapat lang no. Kasi darating na sina papa't mama at ipapakilala na kita sa kanila. Talaga? Oo. Sa katunayan, ay nasa resort na namin sila ngayon. At hinihintay na tayong dalawa. Magmula nang tayo'y dinanakit. Galaw ka ng galaw. Bakit ba? Nagigising sa kagagalaw mo? Nahihilo ako. Ha? Ay, umiikot ang paningin ko at nasusuka ako eh. Ay, nako, baka tumaas ang presyon ng dugo mo. Ay, teka, gigisingin ko ang kapitbahay nating may tricycle at dadalhin kita sa ospital. Trabaho mo, yung negosyo mo, malakas na ba? Oo. Magaling kasi yung trabaho ng babaeng yun, si Olga. Kaya, binabalik-balikan siya. Mabuti naman kung ganon, para mabawi natin kaagad ang puhunan. Oo naman. Siya nga pala, maalala ko, bakit ba hindi ka na naman sumipot sa date natin noong isang linggo? Eh, ilang beses mo na akong iniin dyan, ha? Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin at madali naman akong kausap. Jojo. Bakit? Nakakita ka na yata ng mas gwapo sa akin, eh. Kaya pinagpapalit mo na ako. Eh, hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. At ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin? Eh, bakit mo natitiis na hindi ako siputin? Gutom na ako noon, ah. Hindi naman ako makabili ng pagkain dahil wala akong dalang pera. E paano kasi, nangako ka rin na ititreat mo ko kaya hindi ko dinala yung wallet ko. O anong nangyari ngayon? Nagutom ako sa mismong araw ng kapanganakan ko. Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang mahindian ang... Nasaan ka ba? Oo, sana hindi ka magsasawa sa akin. At bakit naman ako magsasawa sa iyo eh? Ikaw nga ang pakakasalanin ko at hindi si Delia. Ah, teka,
Kailangan pa lang isuot ko na itong damit ko. Ha? Bakit? Eh, kailangan ko na kasing umuwi. Ano? Uwi ka? Hindi ba't ikaw itong nagsabi sa akin na akin ka ng buong gabi? Eh, nasa'yo nga ako ng buong gabi, di ba? Tingnan mo ngayong oras, oh. Mag-aalas 5 na. Ang daya mo naman. Hindi ba pwedeng mamaya ka nalang umuwi? 9 ka naman magbubukas ng shop mo, ha? Oo, kaya lang may dapat akong puntahan ngayon, eh. Bago ako umuwi. May pupuntahan ka? Saan? Sa hospital. Sa hospital? Anong kakawin mo sa hospital? Sinong na-hospital? Titingnan ko lang kasi kung totoo yung sinasabi ni Delia na nasa hospital ang kanyang ina. At kung totoong isinugo niya sa hospital ang kanyang ina. Ang idadahilan ko, pumunta ako doon. Dahil naroon lang ina niya. At kung wala naman siya, mayroon akong lason para awayin siya. At nang sa ganun magkakaroon ako ng dahilan para hiwalayan siya nang hindi ako lumalabas na masama. Nang sa ganun hindi niya ako masisisi. Hindi ba? Aha. Naku, bahala ka na nga. Basta importante, ay ako ang pagkakasalan mo at hindi si Delia. Anak, naririto ka pa pala sa balkon. Hindi ka pa ba matutulog? Maghahating gabi na. Mainit po kasi sa kwarto ko, kaya hindi ho ako makatulog, inay. Ano? Mainit sa loob ng kwarto mo? Apay, malamig na ang panahon na. Ha? Ang ibig ko pong sabihin, malamig lamang kung naririto tayo sa labas. Pero sa loob, mainit. Hindi ka ba talaga makatulog dahil sa mainit sa kwarto mo o dahil sa kaiisip mo kay Delia? Inay. Kilala kita, anak. Kilalang kilala kita dahil anak kita. Alam na alam ko kung ano ang ibig mong sabihin. Inay, iba na lang po ang pag-usapan natin. Huwag na lang yan. Pero anak, hanggang kailan ka iiwas, ha? Tingnan mo nga ang nangyari. Dahil sa kabagalan mo, anong nangyari? Nawala sa'yo ang pinakamamahal mong babae. Inay, nakaraan na ho yun. May iba na siyang buhay. Yun na nga eh. May iba na siyang buhay. Eh ikaw, may iba na bang buhay? Bilanggo ka pa rin ng kahapon. Anak, kasabay ng pagtanda ko ay ang pagdagdag ng edad mo rin. At hanggat maari, ayokong lisanin mo ang buhay na ito. Na hindi ko pa nasisiguro kung anong klaseng buhay ang harapin mo sa kasalukuyan. Gusto ko, anak, ay iwan mo na ang nakaraan. Mag-move on ka na. Magkaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Sundin kaya ni Carlo ang payo ng ina? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog,
ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naaalala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.